Hey guys, what's up? It's me, MJ, and welcome to my vlog. Actually, this is a mini vlog. And as in, ngayon ko lang talaga magagawa tong content na to. Kasi sobrang busy ko sa school and other stuffs. Ngayon ko lang talaga naisip tong content na to. Pero by the way, siguro may idea na kayo kung ano yung gagawin ko this time. Kung makikita nyo sa title. So kung naaalala nyo na pinrank tayo ni Shaina sa vlog niya. Grabe, sobrang unexpected yung araw na yon. Pero syempre, papahuli ba tayo? So ngayon may naisip akong idea. What if gumawa ako ng kanta ngayon, then kakantayin natin sa harap niya, then liligawan natin siya. Yes, as in liligawan natin siya personally. Kasi guys, kung di nyo matatanong, naging kami ni Shai, I think nagka-COVID ako nun eh. Syempre, quarantine days, tapos ang hirap lumabas, hindi kami nakikita nun, siguro mga months, 3 months, 4 months kami hindi nakikita nun. Siyempre, hindi ko siya naligawan personally at araw na yun, nalungkot ako kasi hindi ko siya naligawan personally kasi promise ko sa sarili ko na once na magka-girlfriend ako, gusto ko siya ligawan personally, like kakantahan ko siya, then tatanungin ko siya sa harap ng family niya, na family ko, yung ganun. So this time, mangyayari na yun. Ito na yung pinakahihintay ko, guys. Actually, matagal ko na itong pinaplano, pero mahanap lang talaga ako ng tempo. And I think this time, gina-gina to. I know na parang too late na siya. Kasi 2 years and more na kami ni Shai. Then, ngayon ko lang siya liligawan ng ganito. Pero why not, diba? Kasi kung mahal mo yung isang tao, kahit ilang beses mo pa yan ligawan. This time, gusto ko lang talaga maranasan yung moment na yon, yung feeling na yon, gusto kong iparana sa kanya. So ngayon, paano natin to gagawin, guys? This coming May 26, magkikita kami ni Shai. And kasi isa-celebrate namin yung birthday ni Tita Neris, ng mama niya. Kung di nyo matatanong, guys, today is May 19. So ito na nga yung main content natin, guys. Mamaya, gagawa ako ng kanta. Susulat ako ng kanta. Then, naisip ko na what if sabihin ko na hindi kami matutuloy sa May 26. I know na magtatampo siya. Yun, magtatampo yun kasi hindi kami magkikita. Alam mo naman ang bebe. Miss na to. So ngayon, May 19, sisimulan ko na magsulat-sulat ng kanta. Simple lang na kanta, nakakantayin ko sa kanya panligaw. Kasi gusto ko talaga na original yung song ko, nakakantayin ko sa kanya. Tatry ko na ngayon magsulat. So, update ko kayo guys pag may progress na. So, bye for now. Alam mo, sobrang sarap talaga sa feeling gumawa ng kanta para sa minamahal mo. Halos di ko na nga namamalayan yung mga salitang nabubuo at nasusulat ko. Siguro, ganun talaga kapag punong-puno ng pagmamahal yung puso mo. Ito na siguro yung bagay na lagi kong gustong matandaan. Yung, alam mo yun, gusto kong balik-balikan kasi ang saya lang sa feeling. Pero biruin mo, itong bagay na to, lagi ko lang sinasabay sa panaginip ko. Pero ngayon, mangyayari na. Gusto ko lang sabihin sa'yo, love, na wala nang mas hihigit pa sa pakiramdam na pinapadama mo sa akin. Kaya ito, sana magustuhan mo tong bagay na gagawin ko para sa'yo. So guys, finally nakabuo na ako kahit papano itong kanta na to. Makikita niyo nakagawa na ako ng verse 1, verse 2 at ng chorus. And I think i-record ko na siya. Paparinig ko sa inyo yung result kapag natapos na. Let's go! Hey guys! So update, it's already May 25. So malapit na kami magkita ni Love sa May 26. Bukas na kami magkikita pero hindi ko po nasasabi sa kanya na hindi kami matutuloy. Bala ko siya sabihin bukas. Bala ko siya sabihin bukas ng maaga kasi gabi pa naman kami dapat magkikita ay mga 7 PM. Yun. Pero sinabi ko na rin pala guys sa family niya kala Tita Neris na ipaprank ko si Shai kasi mamaya prank din sila. Na hindi kami makakatuloy. So ngayon, natapos ko na pala isulat yung kanta tsaka na-record ko na rin siya. So nire-ready ko na lang yung mga gagawin ko bukas.
yung surprise natin sa kanya. And then, update ko kayo kapag may mga nangyari na ulit. So, sana maging successful tong mini prank na to na surprise kay Love. And, yun. So, bye-bye muna for now. Bye! So, hey guys, update. Napalagay is ngayon May 26 na. And 2:37 PM na. Actually, katapos ko lang maligo kasi kanina nagklase ako. Eh, supposedly mamaya na kayo magkikita ng 7 PM. And hindi ko pa pala nasasabi sa kanya na hindi kami matutulog. Kasi bahala ko sabihin sa kanya once na lang sa biyahe na sila. Kasi baka mas, sinabi ko na mas maaga, mamaya iwan niya yung mga ibang gamit niya. So nag-ready na ako. And naka-ready na rin pala yung mga gamit ko. Tsaka yung kakantayin ko mamaya, yung original na ginawa ko, ready ko na siyang kantayin mamaya. And syempre guys, naganda tayo na ng bouquet. Ayan. So ready na lahat, pati yung mga pan-design ko mamaya sa room. Kasi sa room lang lahat mangyayari, mga kaekan ko. So plano ko pala mamaya guys, sasabihin ko na hindi kami matutuloy kasi may emergency yung driver. Bali na yung naisip kong reason, parang hindi masyadong, alam mo na, tupaki ng driver. Kasi guys, kinakabahan na ako, alam ko yung magiging reaction niya kapag sinabi ko talaga na hindi kami matutuloy. Kasi sobrang nag-ready siya sa mga gamit niya, dinala niya na yung mga pang outfit namin together, mga ganun. Tsaka sinabihan ko na rin pala yung family niya, sila Tito Neri, sila ate niya, sila Ate Tracy at Ate Dayan. Siyempre pati sila Mama, tsaka si Tita Fitz at John Roy kasi sila yung mga kasabot ko ngayon. Sila yung tutulong sa akin ngayon dito sa kaekan kong to. So yun nga, mamaya kapag naka-ready na kami, once naaalis na kami, sasabihin ko bigla sa kanya sa chat. Sa chat ko lang siya sasabihin guys, hindi ko siya tatawagan. Basta i-chat ko na lang siya, papakita ko sa inyo yung convo namin. Date ko kayo mamaya guys. So good luck na lang sa akin mamaya, sana maging successful tong ginagawa kong to. And gusto ko pala sabihin sa'yo baby na sana magusto mo tong gagawin ko. And sorry agad, kinakabahan na ako. Sorry lagi, I love you. Let's go. So hi guys, what's up? Update lang. Nandito kami ngayon sa NLEX. Nag-stopover muna kami kasi na-late na kami nga pala guys. Nauna na sila doon sa resort. Kasi dapat kami yung mauuna doon sa resort. Pero nauna sila. Pero tutuloy pa rin natin itong plan ito. Bali, ang mangyayari mamaya. Bali nga pala, kasama ko si Roy. Yan yung siya mag-ano, tutulong sa akin mamaya sa room. So, ang mangyayari guys, at nga pala umulan ngayon guys. So mangyayari mamaya, second floor kasi yung bahay doon. And then nandun na sila, nauna na sila. Ang balak namin dun muna si Shai sa taas sa room doon, tapos lilibangin nila Ate Tracy. Bali, habang nililibang nila dun sa kwarto, papasok na kami dalawa muna ni Roy. May iwan sila mama dun sa kotse kasi kaming dalawa muna ni Roy pupunta sa isang kwarto kasi mag-aayos pa kami, magpre-prepare pa kami ng gagamitin ko. So, grabe unexpected kasi late kami guys. Dapat kami mauuna dun sa resort para pag parang sakaling pagdating nila, dun na kami, di ba? Pero mas nauna sila, na-late kasi kami. So, ganun na lang yung mangyayari. Bali, mag-aalam ninja kami pumasok sa room nang hindi niya nalalaman. Bali, magpre-prepare kami ng kahit sandali. Tapos, goods na yun. So ngayon, kakain muna kami sa McDo. Kasi gabi na rin, 7 PM na din. Kakain muna kami pa. Tapos, babiyahe na rin kami. Malapit lang naman dito yung pupunta namin sa Laguna Pansol. So umuulan ngayon. So update ko kayo guys kapag malapit na kami dun. So yun, sana maging successful to kahit medyo late na kami. So guys, nga pala, chinat ko na pala si Shai kanina na hindi kayo matutuloy. So ito yung convo namin. Hindi ko na siya napakita sa inyo pero kanina chinat ko siya. Ito yung convo namin, makakita niyo. So parang nagtampo siya, ewan, hindi ko na siya na video kasi nagmamadali kami kanina. Sorry baby, I love you. On the way na kami papunta sa'yo. Bye. Makakasunod. Driver nga problema nila eh.
lang ang iyong boyfriend. Tanong sabi ni MJ. Eh, ano sabi niya inis siya, te? Sleep na ulit ka mo siya, te. Paano yun si na nakakutir, diba? Nakabihis na, te. Ay, naku. Ang pangalan nun? Si Cookie. Ay, tapos prepare na, no? Eh, bad trip. Eh, pa na may nakakainis yung ano, ay, yung ready ka na may dami. Kailan pa kami sila for? Nakain pa tayo sa McDo, ready na sila. Kayang. Aberi tapos aberi ang ano. Buti pa ako sasakyan ng aberi eh, hindi na sasakyan. Driver. So hi guys, update, nandito na kami sa bahay. Kasama ko sila Ate Jen. Ay, nagka-flashlight si Kuya. Kaya si Roy. So, ano, nandito na si Shai. Hindi namin sinabi kila Shai. Ay, nandito sila tita. Ayan, kakonchaba namin. So, pupunta na kami sa room. No, magde-decorate kami sa kila. So, papasok kami ng mala ninja moves. Dito yung room na pagde-decorate natin. So, tara. So, nagpe-prepare na kami, guys. Sino yung ano nagawa namin ngayon? Ayan. Bebe, kunin mo nga yung tubig na ito sa ano. Tukha ko ni Me. Naiwan niya kanina. Me. Yeah.
Will you make it? Oh, goodness.